Alright, so guys, magandang umaga mga Mamser. Sumakay na nga pala kami na tuktok papunta doon Iliwata pagkatapos namin doon sa IKEA na mag-shoot. Mga Mamser, kung nagtataka kayo kung bakit kami nag-tuktok, sa kadahilanan po na wala pong dumadaan mga jeep doon mismo sa lugar kung saan lumipat si Diwata. Kumbaga, out of way siya. Kaya talagang sasakay kayo ng tricycle or ng tuktok papunta doon kay Diwata. At ang pamasahe po ay 30 pesos po ang isang ulo. Kumbaga po kasi special. At nandito na nga pala kami sa pilahan ni Diwata. So habang naghihintay kami dito, kita nyo naman bumabagyo pa. Nandiyan pa si Bagyong Aghon sa bandang Pilipinas. At ito nga, papakita ko nga pala sa inyo yung pila, kung gano'ng kahaba at kung gano'n din ang pagtitiis namin sa pila na mahaba. At ifa-fast forward na nga natin ang paghihintay ninyo guys para hindi na kayo mainip kasi napakahaba talaga ng pila sa mga sandaling ito. Pero kung daw yan, medyo kulang pa daw yung pila na yan kasi nasa loob lang ng gate yung pila. Ang pila daw talaga dyan is mahaba hanggang doon pa sa kabilang kanto. Kaya ito na, papakita ko sa inyo yung sistema dito. Okay, so guys, malapit na tayo. Bibigyan na tayo ng ticket at dyan na rin tayo magbabayad guys sa pinakaunang station nila. Yaan nga pala yung cashier. At ang susunod na station guys, syempre, dyan nga pala tayo kukuha ng ating bowl ng Pares Overload. At syempre, papakita lang natin yung binigay sa atin na parang ticket. Ayan. At kukuha na tayo dyan. Basta babayaran nyo lang yung 100 pesos. Kukuha kayo ng ticket at didiretso na kayo doon sa napusuan yung kainin. Kung Pares Overload ba o chicken inasal or chicken fried. Okay? At didiretso na tayo dito sa may kanin station nila. Pagkatapos natin sa kanin station, didiretso naman tayo dito sa may sabaw station nila. At pagkagaling ninyo dyan guys, I will recommend sa inyo na humanap na muna kayo ng mga lames at upuan. Kung walang upuan, siyempre guys, nakikita naman ninyo lahat halos nakatayo. At kapag may bakanting lamesa, doon na agad kayo pumuesto kahit madumi pa. At doon na rin kayo maghintay na maglilinis. At siyempre, kukuha na tayo ng ating soft drinks sa mga panahon na to. Nasa dulong station nga pala yung soft drinks. Okay, at nandyan din guys sa dulong station ang for take out nila. Okay, hindi na kayo pipila for take out. Okay, pag dine-in lang, tsaka kayo pipila. At syempre, ito na yung pagkain natin. At nagtatayo pa nga sila ng tent for additional. Ayan, titikman din natin yung fried chicken nila dyan. Kaya umalis si Dindi. At ito na. Alright, Pares Overload. Pares Overload. Ah, diba? Diwata, legit. Legit na Diwata. Yon, daming kumakain. Naglalagay pa sila ng tent. Diwata, legit. Daming tao. Umuulan. Kahit umuulan, daming tao. Diwata. Ha! You know, let's go Diwata Pares Overload. At ito na nga guys, sige, pakinggan nyo pong mabuti yung sasabihin ko. Unang-una guys, hindi naman tayo ganun kayaman para sayangin natin yung 100 piso natin. Kaya obligado nating ubusin yan at masama ang hindi nag-uubos o nag-aaksaya ng pagkain. Kaya doon sa mga nag-comment guys, sarap na sarap kami, yung katabi ko daw, alakas kumain. Well, hindi pa po kasi kami talaga kumakain ng tanghalian, merienda, hapunan. Ito na po talaga hapunan namin, kaya talagang obligadong mauubos namin. Although na, mapait po yung sabaw ng Pares niya. At may kaalatan din po yung sabaw ng Pares niya. Okay? At yung kanin po niya, wala naman na tayong hahanapin sa Paresan na kanin na masarap.
Okay? So, ang mapait po dito talaga sa verdict ko po ay yung chicharong bulaklak. Hindi ko po alam kung bakit, pero sa nakakain ko na chicharong bulaklak, wala naman siyang pait. Depende po yun, syempre, sa paglilinis. Baka sa sobrang daming kilo-kilo o bulto-bulto nilang nililinis na chicharong bulaklak, hindi na nila napapansin yung iba. Okay, malino na po sa mga nag-comment doon sa unang video na nilabas natin na hindi po natin inedit. Okay, pangalawa po, yung kanyang serving, well, good naman po siya. Wala po tayong problema sa servings. Yung kanin po niya is, alam niyo po yung bowl na pinaglalagyan niya ang mga ano na yan. Halos ganyan po yung takalan nila. Okay, so ibig sabihin, isang upo mo, dalawang rice na kagad. Yung isang order nila, ganun yung amount ng rice. Okay, doon naman po sa pares, walang duda. Nakita niyo naman po doon sa kaninang video na madami talaga yung servings niya. Okay, yung sa bowl lang po talaga at yung mapait na chicharong bulaklak ang problema. Okay? At hindi po kayo makakaupo agad kung walang tatayo na may upuan. Okay? Kaya mas marami po rito kumakain na nakatayo. Okay? At yung fried chicken naman po, yung fried chicken po, pasok sa panlasa natin. Masarap yung ano niya, masarap yung kanyang breading, well-cooked po yung manok, walang blood. Okay, so yun po yung verdict natin. Okay, sa paresan. At syempre, kung one rice lang kayo, hindi na kayo kukuha ng another rice. Kasi ang amount po nung dalawang rice nila is parang apat na takal na po yun.